Okay, magandang hapon ulit. Gusto ko lang i-share sa inyo na dahil malayo itong lugar na to sa highway at hindi kami makakapagpakabit ng PLDT at medyo mahirap namang maghanap ng linya ng smart at yung globe naman ay mabagal. So naghanap kami ng internet provider at ang nakuha namin ang pangalan doon nun ay air fiber. Ayan. Hindi siya naka line sa poste. So ayan, ano siya, wireless siya. Nakatutok siya doon sa lugar kung saan na doon siya kumukuha ng signal. So yan yung pinanggagalingan ng aming internet ngayon. Kasi nga kailangan ng mga bata ngayon yung internet eh. So ito yung nakukuhanan namin ngayon ng internet signal. So itong air fiber na to. So kung itatanong nyo kung magkano ang bayad, ang initial na gastos dito ay 5,000. Tapos ang kanyang monthly para sa 10 Mbps ay 1,500. Mabilis naman ang connection. Yung 10 Mbps namin, pagka sinukat mo dun sa speed test, eh ang pinaka mahina na lumalabas ay 11. So 10 Mbps lang yung aming binayaran, pero ang lakas ng signal na nakukuha namin ay 11 Mbps, pinakamahina na yon. Tapos sa uploading naman nung minsan eh 17 yung upload. So mabilis. Kaya sa pag-upload ng video, mabilis din. So, minsan di rin ganun na kabilis. Minsan mahina. Then, yung kanyang bilis, pagka ikaw ay magda-download, eh, minsan ano lang, 10. Sakto. Tapos, yung upload naman niya, yung pinakamahinang nakuha ko, eh, 6. Pero madalang yun. Pangkaraniwan, more than 10. Mbps yung downloading niya. So yung babayaran nyo 5,000, ang kasama doon yung labor daw ng pagkakabit at saka yung mga equipment na yan. Tapos hiwalay pa yung gastos namin sa pagbili ng tubo. So ang nagamit dyan, isang tubo at kalahati. Tatanungin nyo kung magkano yon, eh nasa 1,000 yung ano na yun, yung dalawang tubo na yon. Dalawa kasi dahil alala mo nabibiling kalahati eh. So kalahati lang doon sa pangalawang tubo ay kakabit. So yan yung internet provider namin ngayon. So hanggang dito na lamang muna. Magandang hapon ulit sa ating lahat.